Hello guys, magandang umaga sa ating lahat dahil ngayon po dito sa UAA National Day. Happy National Day po sa mga taga-UAA. Dito po ngayon, sa harap nyo na naman si Yoli kasi ipapakita ko po kung paano gumawa ng saluna lahang. Yung lahang po ay meat, pero yung meat po namin ay kambing. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po gagawin yung parang apritada ba, hindi ko alam yung saluna. Na yung saluna ba yung may sabaw na karni? Karni pong kambing yun. Sa totoo lang po, hindi naman ako talaga ako marunong magluto. Yung natutunan ko lang po dito kasi matagal na po ako dito. 10 years na po ako. Yun, nakikita ko na nagluluto-luto sila. Yung tinatry ko din po na magluto. So, kasi po tayo napakaganda yung marunong tayo mga babae magluto. Diba? So, ngayon po papakita ko sa inyo kung paano gawin yung salunang kambing. Kumbaga po sa Arabic, saluna lahang. Yun po ngayon ay yun pang pagkain namin ngayon dito. May holiday po ngayon, kaya yun. Magluluto po ako. Kasalukuyan po nagluluto ako tuwing ano lang po Friday. Pero ngayon dahil nandito kami lahat, ito po yung tanghalian namin, saluna lahang. So, papakita ko sa inyo kung anong ihalo. At bago po ang lahat, kumusta po kayong lahat dyan? At magandang umaga sa inyong lahat. Hapon, gabi, saan sumunod ang mundo dahil hindi po pare-pareho ang oras natin. So, kumusta po kayong lahat at mag-ingat po kayo lagi sa ngayon dahil may panibago na naman po tayo yung corona daw na tinatawag. So, sana matapos na po yun na lang. Ang ipag-pray natin na matapos na ang lahat na yan kasi marami pong apektado yung mga uuwi. Karamihan hindi nakauwi dahil lahat po na bago, yung iba walang vaccine, yung iba ang walang pumasahe. So, hindi rin kinakaya. So, naghihintay pong bumaba yung pumasahe na makauwi po na Pilipinas. Ang dami pong hindi nakakauwi. So, pag-pray na lang po natin yung nauwi na dito. Kasama na yan sa pagbabag-vlog natin. At shout out po sa lahat ng nanonood ng aking channel. Kung hindi niyo pa po kilala, ako po si Yoli Kilip ng OFW Dubai. Isa pong Bicolana, si Yoli. Kamarinesor po. Libanang kamarinesor po si Yoli. So, kamusta po kayong lahat? Ito po, mawawala po si Yoli kasi ipapakita ko po kung anong ilalagay po sa saluna lahang, sa salunang kambing. So, ano ba yung saluna? Apritada yata yun. Yung may sabaw pong luto. Yun na yun. So, sa awa ng Diyos, yung nag-iwa ng sibuyas ko, umiiyak na. So, halika dito, Bi, pakita ka dito. Ito si Mardi, halika. Halika lang ha. Ito po si Mardi, umiiyak na sa pag-iwa ng sibuyas. Ilang araw ka pa lang, Bi? Oo. O, 7 days pa lang po siya nag-iwa ng sibuyas. Siya po ay umiiyak na. Ako po, 10 taon na, pero hindi naman talaga ito. Hindi naman talaga ito ang ginagawa ko. So, natutuwa lang po ako kasi sa 10 taon po, natutunan ko po magluto. At kumbaga, tiniwalaan ako na magluto na ganun. So, ngayon, yung nalalaman ko po, ina-apply ko po rin sa iba kasi pauwi na po ako. Sila nang bahala dito. Wala naman po kami dito pinapakain. Kami-kami lang po. Isa lang ang pinapakain namin dito. So, nakaka-proud po dahil umabot ako sa 10 taon, lahat na pagsubok, nalampasan ko sana. Yun ang sinasabi natin na pag ikaw isang OFW, more patient ka, kusong bato, huwag po natin kunting ano lang eh, sasama agad ang loob. Ito si Marty, 7 araw pa lang to. Hindi ko alam kung sino siya. Sino si Marty? Sa buhay ng buhay dito siya si Marty ng Santa Marie na Imus Cavite. Siya po ay Tagamasbate. So hanggang ngayon kasama ko siya sa pagtulog, sa pagkain, sa lahat kasi dumadaan siya sa yun. Sa training. Ayun. Sana lang papasasin ng Yoli. Hindi. Mabait po ako kung mabait sa akin pero pag hindi mabait, sorry. Bahala na po sila yun. Basta, ito pong binablog ko, ay ito ay tinuturo ko sa kanya kasi para matutunan niya.
Kasi yun ang kabiling-bilingan sa kanya, di ba? 10 buwan po. Oh, ang laki na. Ano? Saan ka ha? 1 month ang training mo. Saan ka niya? Hindi. Ano lang po kasi. Kumbaga, syempre, kapwa Pilipina, tulungan sana. Pero dapat yung may pusong bato. May time minsan, pagpagod ka na, di ba? Matataas yung boses mo. Accept. Kasi nga, sinisigawan ka rin, di ba? Sinisigawan siya, isisigaw sa'yo. Yun, di ba? Kaya dapat, naiintindihan yung kalagayan. Hindi agad ilalagay sa puso. Ilabas mo na lang. Yun, yun. Pero kung ang puso nyo ay mamon, wala akong magagawa. Pero kasal ko yan po sobra dahil sa 10 taon ngayon lang ako tumaba. Kaya, thank you Lord. Dahil ito na yung katawan ko ngayon, tumaba na. Kaya nagugulat sila. Ba't ako tumaba? Hindi nila alam sa gana ang PYT. Hindi nila alam kung anong oras na huli natutulog mo. Sige, hanggang dito na lang po para ipapakita ko po sa inyo yung ano yung saluna kambing. Ano ba yung English sa saluna nga? Ano yung English sa saluna? Maya isearch ko sa... Kung may nakakalam dyan, i-comment nyo na lang. Ano ba yun? Fritada, hindi ko alam. Kasi maganda yun na nagsasabing hindi ang English sa saluna. Sige, i-comment nyo na lang po pag in-upload ko kung ano English sa saluna. Nakalimutan ko na eh. Siyempre, tagal-tagal na natin nag-aral eh. Apretada daw. Anong English ng apretada? Apretada is English. Ano yan eh? Spanish word. Mamaya po, isi-search ko na lang. Baka yun na lang ang i-title ko ha. Ayun. Naiyak na siya. Bye-bye. God bless and good morning, UAE. And happy, happy 50 years National Day. Hello guys, ito na po si kambing. Bubuksan natin sa plastic kasi kailangan po natin siyang linisin muna. Ito po yung kambing. Ito po yung kambing. Bubuksan po siya kasi kailangan po natin siyang linisin bago dutuin. Tanggalin mo mga taba-taba para hindi po tayo may blood. Ito po ang number one ha. Lilinisin po natin siya sa kalamansi na may asin, may suka para hindi po siya magbaho. Ito po yung kambing. Ito po. Ito po ha. Ito po yung kambing. Ayan. Hiwa-hiwain po natin si kambing ng maliit para po madali siyang maluto. Ayan po. Ganito po yung pagsasaluna. Ayan. Ayan. Sa labugan ng kambing. Yan po ay unang-unang gagawin nyo. Yung unang-unang kong gagawin nyo ay mag-suot kayo ng hairnet. Kasi kahit hindi masarap, kung malinis at walang buhok, perfect yan, 100%. Pero pag nakita niya ng buhok, kahit gaano kasarap, wala yan effect. Kaya yun, sakit po sa nagluluto. Ugaliin mag-suot ng gloves, ugaliin mag-suot ng hairnet. So kung mga nagtatanong po dyan, kung isa akong madre, hindi po. Hindi po ako isang madre. Eh yun lang po talaga. Pag pumasok ko po ng kusina, kailangan mo magsuot ng hairnet. Para yung buhok mo hindi nalalaglag sa pagkain. Yun po ang tip para masarap ang luto. Yung mga nagluluto po dyan ha. Sa lahat pong nanonood sa akin, shout out po sa lahat. Mami Janet, shout out Mami Janet. Ayan, nagluluto ngayon si Yolanda. Alam ko, mahilig ka rin magluto. Ang katotohanan po, wala po akong hilig magluto. Pag magluluto na po ako niyan, umiiyak ako. Sabi ko, andito na naman ako palulutuin. Pero ngayon po, alam niyo, hindi na ako umiiyak. Tuwang-tuwa po ako pag nagluluto ako. Totoo po yan. Lalo pag excellent po ang luto niyo, naku po, ang taba ng puso ko. Kasi, ala, natuto ako magluto ng food arabi. Nandito po kasi si Mardy. Si Mardy po ang magluluto nito. Tuturuan ko po siya magluto para marunong din po siya magluto kasi galing po siya ng uman. Yun nga lang po, iba-iba naman po talaga ang tao. Saka iba-iba po yung mga nilalagay kasi kung ibang lahi yung amo niya, yung amo naman dito, ibang lahi. So, ngayon po kasi happy day dito sa... Ayun, may hawak na siya notebook. Dito ka nabi. Ayan, may hawak siya notebook. Susulat mo na yung garlic, ihinsama ko na yung arabic kasi
kapag na yan, natuto ka na mag-Arabic. Kasi ano po siya fluent sa English. Kaya yun, hindi siya po marunong mag-Arabic. Pero congratulations dahil napaka-fluent niya sa English. Ayun. Ito ay kambing. Ayun. Ba't hindi ka magpakita dito? Eh, dito ka o. Oh. Para pag wala na ako, bubukas mo na lang yung YouTube ni Yolanda. Kung nakalimutan mo. So, hindi sasabihin. Mali yung turo ni Yolanda sa akin. Ganun nun. Unang-una sa lahat, hugasan muna lahat. Lahat. Ganun ha. Isang buwan po siya dito sa buhay ni Yolanda. Sa ano lang, simple-simple. Pero magaling siya mag-ano gawa ng ano ba yun? Karak. Tea milk. Kaya yun. Hindi makakapag-try mga ako sa Friday kasi siya ang magluluto. Itatry natin kung talagang kapareho. Ganun siya kasi dito sa akin. Dadaan ka po sa cooking kasi may Friday ano po kami dito. Kainan po kami Friday kasama po yung mga juice, mga family gathering. Hindi naman po ito napakabigat at pwede ka magsubong sa ayon siya pinaluto ka. Ito po ay part ng buhay na matuto ka magluto. Hindi sasabihin na hindi ito kasali sa trabaho ko nun. Ito po ay talagang kasali ito. Kaya buti nga hindi ka nagagastos mag-aaral ka pa. Ano ba yung ano kursong nagluluto? Puti. Nagluluto ba? Yung ano ba yung kursong nagluluto? Dito tipid ka na, wala ka nang gagastusin. Diba? Dito ka nang gagastusin. Oo, isasama bi ang buto kasi may gustong buto. Eh, alam mo po kung sino nito kakain? Kami lang. Kami lang po kakain nito. Walang ano dito. Kaya, huwag mo sabihin mahirap ang trabaho. Ikaw may sarili ng anong oras mo. Yun. Yun po ah. Kagabi po, nasa freezer to. Bago po ako natulog, inilabas ko po siya kasi pangit po lagyan ng tubig kasi mawawala daw yung lasa. So, hinayaan ko po siyang lumambot ngayon. Ngayon, nangihiwa-hiwa ko na siya. Pero mahirap po magluto. Mahirap na masarap kasi wala naman talaga pong sarap yung una. Kailangan mo maghirap po sa'yo. Shout out po sa lahat na nanonood ko. Salamat po sa lahat na suporta. Salamat po sa sa time mo sa akin, sa panonood. Salamat po sa lahat. Lagi po kayo mag-iingat kasi may second virus na naman daw. Ewan, hindi na natin alam paano na. Ano yun, magdadagdag pa tayo ng vaccine. Nakatatlo na, puro na lang vaccine. Wala na tayong pahinga ang katawan natin, puro na vaccine. Pala ko nga, malulong po ako sa third vaccine eh. Pero may nakapagsabi sa akin na ganun siya nung na-vaccine. So, tumigil po ako sa kainisip bakit ako parang malulungko. Pero, nag-ano po sa akin kasi tumalab siya after 2 weeks. Baka naramdaman ko. Hindi, hindi. So, yung mga nagpapabaksine po dyan, kung may nararamdaman, natural po yan. Hindi lang talaga ako nagpahalo ng vaccine kasi pa. Ito puro siya taba, wag na yan. Ito po ay kambing. Kambing po ito. Pagkatapos po nito pag-iwa-iwa, bilagyan mo na din asin. Ayun yung asin natin din. May panlinis po kami, asin, suka. Lalagyan po yan ng asin at saka suka at gaganon-ganonin para siya malinis talaga. Walang amoy kasi alam nyo naman po si kambing, medyo po talaga siya mapanghi. Kailangan po hindi yan maamoy nila. Niluluto mo. Kailangan po mabango yan sa kanya. Tapos kuha ka ng suka. Ayun, mga baguhan po namin sila ngayon. Puro na po bago ngayon. Welcome sa inyong lahat ng baguhan. Ayun. Tapos, hanggang dito na lang po ha. Mamaya na naman, ipapakita ko na naman ang proseso kung paano siya i-design na. Bye-bye and God bless!
Ready na yung beef. Tapos, nilagay niya yung tumis. Kasi magtutubig na siya niyan eh. Ilalagay mo na si kambing yung ibubuhos niya na si kambing. Tapos, lalagyan ng mga ingredients lahat. Ayun, isa-isa na yan. Tag, ano lang, kantsado. Yun, kunting paminta, yun. Kunting turmeric. Ang turmeric ay maraming. Ayan, tama na yung pinto. Binipisyo sa buhay si turmeric. Ito yung turmeric. Ito naman yung ano yun, yung kamon. Yung pampalis din, spicy rin pampalis ng amoy. Kasi si kambing talagang maamoy. Ito po ay baharat. Spicy din po siya, yun. So, tapos na po lahat. Ayun, tama na yung beef. Tapos na siya lahat. Ay, i-mix mo na siya. Tapos lagyan ng takip para lumabas yung tubig. Yung ano niya, yung tubig ng karne at saka yung tubig ng kamatis, siya yung luluto niya hanggang magtuyo-tuyo siya. Pag tuyo-tuyo na siya, yung lalagyan mo na siya ng tubig. So, magiging apritada good karne ng kambing. Yun po yun. Sige, hanggang dito na lang po ha. Mamaya, babalikan natin pag kumukulo na siya. Bye-bye and God bless. Una, kumukulo na po. Kasalukuyan na po siyang kumukulo. Para siyang nagre-red na, nag-orange na, nag-yellow. Hindi mo siya maintindihan ang kulay. Pero napakasarap. Bi, pakilagay mo na yung patatas. Yung patatas. Nakagwantes ka? Yun. Kasi yun na yun ang required ngayon. Nakagwantes. Yun. Yun. Nilagay na po yung patatas. Yun lang patatas. Tapos, pakihalo. Yun. Inalo niya na, tapos takpan na. Cinnamon. Yun. Lagyan mo binang takip, yun.